O, eto na. Anong ugali or trait ko? Naku, eto na. Bakit? Ano yan? Para naman kasing anong to. Ayan na naman. Nagbuhat ng bangko ba? Anong ugali or trait ko yung pinaka ina-admire mo at wini-wish mo na sana meron ka rin? Uy, meron talaga. Talaga ba? Meron. Teka lang, anumang tamang wording Just para doon. Ano ang isa kasi sa mga pinaka gusto ko talaga na trait mo. Oh my gosh, may mura. Hindi ko alam kung paano sabihin pag walang mura, the best. My mom, she just doesn't give an F. Yung, I'm sorry, yung ganun siya eh. Yung, hindi ko alam kung, sorry, hindi ko kasi alam kung paano ko best siyang madedescribe. Pero, best ka kasi talaga sa, parang you know how to pick your battles. Ang galing mo dun sa, ako kasi mama, parang bago ko makapag-desisyon, ang dami ng pinanggalingan. Yung at parang, saka palaging ano, affected ka kapag kasi sinabi ni ganito, kasi sinabi ni ganyan. Ikaw so, kasi wala hindi ka kang makapag-desisyon ng isang desisyon lang. Oo, parang bago ko, tsaka bago ko makapag-desisyon, ang tagal. Ang tagal, actually. Ang tagal. Bago kong gumawa ng isang desisyon, okay, anong mafe-feel ni mama, anong mafe-feel ni papa, hindi pa kasama yung iniisip nyo pa, hiwalay pa yun. Tapos pag na-settle ko na kung ano yung mafe-feel nyo dun sa desisyon, magbabranch out pa ako ano mafe-feel ni ninay ng mga kapatid ko, ng anak ko. Ang dami. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Best in overthinking. Yes, yun yung sinasabi ko sa'yo, Jenica, na ikaw, ang personality mo talaga, at ugali mo talaga at pina-inborn sa'yo na kayang dam, iniisip mo yung isipin ko, daddy mo, papa mo. Kasi nga, palagi mo iniisip na gusto ko, pinoprotektahan ko palagi ang family ko. Palagi kang, inuuna mo muna yung kami bago yung sarili mo. Innate kasi sa'yo yun. Inborn sa'yo yun, anak. Pero ayaw ko lang talaga. Hindi ko alam kung pagpapalaki ko ba yun o pagpapalaki ng papa mo sa'yo. Ano, feeling ko, ano yan, born ka na ganon. Kasi isipin ko lagi yung pros and cons nyo pa. Exactly. Ikaw kasi sobrang talino mo. Yung parang pag may nangyari, okay. Tapos you stick by it. You stick by it. And for some reason, yung decision making mo, ang galing. Ang galing mo lang talaga, mama, promise. Talaga the best ka. Hindi, experience kasi, anak. Malalaman, matututunan mo din yan in time. Yan yung gusto ko. Oo, matututunan mo rin yan. In life kasi, everything na nangyayari sa buhay mo, every little detail na nangyayari sa buhay mo, it's a learning lesson. Whether it's positive or negative, it doesn't matter. You take it as, kumbaga, learning lesson yan in life. Kahit pangit, kahit negative, kahit ano, experience siya eh. So, yun. As you grow old, matututunan mo yun, ganun ka na rin mabilis mag-desisyon. At saka minsan, kailangan mo rin i-prioritize kasi yung how you feel. At ito pa, walang ibang magdidesisyon sa buhay mo kundi ikaw. Hindi mga anak mo, hindi magulang mo, hindi mga kaibigan mo, hindi even asawa mo. Ang magdidesisyon sa sarili mo, ikaw at Panginoon. Thank you.